don't forget, yung ginagawa ni Ontiveros, hindi siya piskal. Hindi siya mag-aslang piskal. Kasi ang ginagawa niya dapat, di ba ang power ng congressman? Anong power ng congressman, Senator? To propose law, enact law, amend law, repeal law. Walang nakalagay dyan, to prosecute. To prosecute. Wala. Walang prosecutory power ang congressman. Walang prosecutor power ang senador. Wala. So, dapat ang ginagawa niya is only in aid of legislation. Ang tanong, ano bang batas na dapat niyang i-propose? That's why nag-conduct siya ng investigation ng ganun. Yes. Is it in aid of legislation? Or baka may nag-uto sa kanya na very powerful country para lang mapahiya yung mahal nating pastor? Pwedeng ganun. Pwede. So, yung mga witness nila, don't forget ha, expect baka manimanda kayo. We will study a case kasi nga walang parliamentary immunity yung mga witnesses. That's why takot sila. Takip mukha, mga ano pa yung mga pinagtakip na sa mukha nila, may mga aliases pa. But of course, yung boses nila, alam natin kung sino yon, kung sino sila. Yes, so kanina na-cover natin ang mga privileges ng isang senador at congressman. At syempre may mga limits doon. Ano naman po ang mga disqualifications ng mga senador at congressman? Ang disqualification, Lala at Jade, yung pag hindi sila pwedeng i-appoint in any branches of the government, any instrumentality, agency, branches, or in a government-owned or controlled corporations. So it means if you're a congressman, hindi ka pwedeng i-appoint hindi ka pwedeng i-appoint as cabinet member. For example, congressman ka, hindi ka pwedeng i-appoint as secretary of the Department of Justice. Kailangan ka munang mag-resign or kailangan pumili ka, congressman ka ba o secretary of justice ka. Kasi pag tinanggap mo yung posisyon ng ating government, kailangan mong lumisan o mag-resign sa posisyon mo bilang congressman kasi that is in violation ng separation of power. Kasi sabi ko nga, ang congressman, ang trabaho ng congressman is to make law, propose law, enact law. So hindi ang taga-implement ng batas. Ang taga-implement ng batas, ang executive department. So because we follow the principle of separation of power, so ang congressman dapat mag-resign pag gusto niyang tanggapin ang posisyon sa executive department. Hindi pwede niyang hawakan ang dalawa. Oh, that is in violation. Pero may exception dyan, Jade. Ito yung tinatawag na ex officio functions. For example, you're a congressman. Chairman ka sa Committee on Justice. So, you are also an ex officio member sa JBC, sa Judicial Bar and Council. So, yung mag-interview, mag-nominate kung sino ang ma-appoint as judges. So, member ka sa tinatawag na Judicial Bar Council, ex officio member. But still, you still remain as a congressman or as a senator. Tulad na lang nangyayari kay Congressman Rimulya, di ba? Naging Secretary of Justice siya ngayon. Secretary of Justice. So, nag-resign siya sa pagka-congressman. So, si Justice Rimulya, same time, member din siya ng yung tinatawag, ex officio member siya ng JBC or the Judicial Bar Council. Ayan, Slala. Questions? Okay, from Jack. Hanggang kailan nga ba ang limit ng isang congressman? Bakit yung iba po, ilang taon na ang congressman pa rin? Okay, ilang taon kasi nga, sa ang limitation ng batas, 3 years ang term limit ng isang congressman and should not be more than 3 consecutive terms. So ang ginagawa, tumakbong congressman. After three terms, naging governor or nagpahinga muna. Tapos after that, takbo naman uli. So that's why humaba yung term kasi ang limit ng sinabi ng batas, 3 consecutive term. Wala naman sinabing 3 terms lang. After that, disqualified ka na. Kasi may word na consecutive. That's why after 3 terms, pahinga mo na isang term, takbo uli. Because of the word, sunod na taon. Because of the word consecutive. Pero kung tanggalin yung word na consecutive, disqualified ng isang congressman pag naka-third term na siya. Pero Kuya Mark, nakita naman natin nung isang araw sa House of Representatives hearing na in some cases talagang there are abuse of power na nangyayari. At syempre, pag nasa posisyon ka, feeling mo ikaw ang pinakamataas. Pero is there a way to discipline congressman or senators? Yes. Yung tinatawag na misbehavior of a congressman or misbehavior of a senator. Kasi hindi mo sila pwedeng idemanda ng libel, hindi mo pwedeng sila idemanda ng
ng harassment sa outside court or outside the Congress. Like for example, sa korte or sa piskalya, hindi mo pwede sila i-demanda kasi may parliamentary immunity sila sa lahat ng ginagawa ng mga speeches sa Congress or committee thereof. Sabi ng batas, congressman or senator shall not be questioned or be held liable of all their speeches in Congress or committee thereof in any other places. Mm. When you say word, in any other places, meaning outside court. Uh-uh. Outside Congress. Yes. But inside Congress, you can. You can file sa ethics committee. Yeah. Yes. Ethics committee, pwede mo silang ipasuspend or ipatanggal by a vote of 2/3 of all the members of Congress. For example, congressman ka, 2/3 ng lahat ng congressman, pwedeng bumoto na masuspend ka or pwedeng bumoto para tanggalin ka. Oh. 2/3. But of course, there's still due process clause. Hindi naman pwedeng basta-basta tanggalin lang, pagbigyan pa rin ng pagkakataon na magpaliwanag. Kaya may hearing yung ethics committee. Yeah. Tulad ng nangyari kay Congressman Tevez. Oh, yung nangyari kay Congressman Tevez, but of course, party political din yan, kasi may kailangan ng boto na 2/3. 2/3 votes of all the members of the House of Representatives. And I think nakuha ng boto ng 2/3. That's why na-suspend siya. Aside sa na-suspend siya, natanggal pa rin siya. Another question from YouTube. Pwede po bang ma-impeach din ang Speaker of the House? Yes. Pwede ma-impeach kasi ang Speaker of the House, iba yung pagtanggal bilang Speaker. Iba yung pagtanggal bilang isang congressman. Oh. Ang Speaker, parang presidente yan ng lahat ng mga congressman. So pag magkuha ang majority of the votes ng mga congressman, pwede matanggal ang Speaker. Normally, ang mayari yan sa mga, by the influence of the president, pwede ang presidente, pwede mag-influence sa mga congressman na baguhin ang ating Speaker. I think nangyari yon sa panahon ni PRRD through the influence, allegedly, influence, I don't know kung ma-confirm ba natin yan, allegedly, through the influence of the mayor ng Davao, si Sarah, noong panahon na yon. So yun. So, basta makuha ang majority votes ng mga congressman, pwedeng mawala, mabago ang Speaker. But, kung tanggalin ang isang Speaker, kailangan, o isang congressman, kailangan may misbehavior, may due process, and ang boto naman, 2/3 of all the members of Congress. Yeah. Okay, another question from Cynthia de la Peña. Ano po ba ang dapat gawin sa katulad ni Hontiveros na ginagawa niya kay Pastor Kibuloy? So, very very broad yung tanong niya. But, granting na yung ginagawa ni Hontiveros is tinatawag na misbehavior, pag-abuso sa kapangyarihan sa bilang isang chairman ng isang committee on women's or ano yung committee. O committee na yan, pwedeng mag-file ng ethics committee. Sa ethics committee, anybody can file ethics committee. Pwede siyang tanggalin. Basta makuha lang ang boto na 2/3 ng lahat ng congressman, pwede siyang masuspend or pwede siyang tanggalin. But hindi mo pwede siyang idemanda ng libel, hindi mo pwede siyang idemanda ng mga harassment kasi nga there may tinatawag siyang parliamentary immunity. That's why matatapang itong mga senador, mga congressman kasi may parliamentary immunity sila. Yes. But yung mga witnesses, yung nag-take oath doon sa Congress na mga kasinungalingan, for example, kasinungalingan yon, pwedeng idemanda sila ng perjury. Yun. Pwede idemanda ng perjury kahit naka-mask pa yun o nakatago yung mukha. Kung alam natin kung sino sila, we can file a case for perjury, criminal case against them kasi wala silang parliamentary immunity. Ang may immunity, yung si Hontiveros lang. That's why, baka ginagamit lang siya ni Hontiveros, don't forget, si Hontiveros hindi madimanda ng perjury, hindi madimanda ng libel kasi may parliamentary immunity si Hontiveros. But yung mga witness na ginagamit niya, wala yung parliamentary immunity. Pwede madimanda yun ng perjury, pwede madimanda yun ng mga kasinungalingan, pwede madimanda yun kasi wala silang parliamentary immunity. Nakalagay po sa ating salikang batas, only congressman or senators ang may parliamentary immunity. Yan. O pwede rin ba, Kuya Mark, yung isang senador, tulad na ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang sariling komite, maging judge, maging complainant at maging piskal. Don't forget, yung ginagawa ni Hontiveros, hindi siya piskal. Hindi siya mag-aslang piskal. Oh. Kasi ang ginagawa niya dapat,
di ba ang power ng congressman? Anong power ng congressman, senator? Propose law, enact law, amend law, repeal law. Walang nakalagay dyan, to prosecute. To prosecute, wala. Walang prosecutory power ang congressman. Walang prosecutor power ang senador. Wala. So, dapat ang ginagawa niya is only in aid of legislation. Ang tanong, ano bang batas na dapat niyang i-propose? That's why nag-conduct siya ng investigation ng ganun. Yes. Is it in aid of legislation? Or baka may nag-uto sa kanya na very powerful country para lang mapahiya yung mahal natin pastor? Pwedeng ganun. Pwede. So, yung mga witness nila, don't forget ha, expect baka manimanda kayo. We will study a case kasi nga walang parliamentary immunity yung mga witnesses. That's why takot sila. Takip mukha, mga ano pa yung mga pinagtakip na sa mukha nila, may mga aliases pa. But of course, yung boses nila, alam natin kung sino yun, kung sino sila. Di ba? Yung mga boses nila, may mga tao tayo doon sa Senado na nabidyuhan sila, kilala natin sila yun, sino yun. So, wala silang parliamentary immunity. We can file perjury case kung if yung mga statement nila kasinungalingan and alam naman natin na hindi totoo yun, so possible sila madimanda ng perjury. May kapangyarihan ba ang isang senador na magbigay ng immunity sa isang witness? Wala yan ha. Wala ang nakalagay sa batas, ang only immune, ang may senator parliamentary immunity. Sabi ng batas ha, congressman, senator shall not be questioned. Wala naman sila kayo doon, congressman, senator, and witnesses of the congressman and senator. Wala nakalagay. Ang nakalagay sa batas, congressman or senator shall not be questioned or be held liable in any other places sa kanyang mga speeches in Congress or in a committee thereof. Ibig sabihin, immune sila from any other places, but hindi sila immune. Si Congressman, si Senator Hontiveros, pwedeng madimanda sa Ethics Committee, pwede siyang masuspend, pwede matanggal, basta at least makuha natin ang 2/3 votes ng lahat ng mga senador. Kaya pala, nakatakip ang mga mukha ng mga witnesses. But, yung mga nakatakip ang mukha, nakamaskara, kung sino yun sila, yes, wala silang parliamentary immunity. Baka ginagamit lang sila, and we can, kung we will study it, then pwede madimanda sila ng perjury. Pero kung nakatakip ang mukha nila doon sa hearing, pagdating sa labas ng Senado, in-unveil sila. I mean, pinakilala sila. Lalo na. So, that's why mag-file ang kaso. Depende nila kung sagutin nila yung mga kaso. Kasi nga, wala silang parliamentary immunity.